What's up mga mix? Doktor ko kayo kung ano ang meron sa fire station mga mix. Bawat barko meron talaga siyang naka-designate na fire station. Andun yung mga gamit para sa firefighting equipment. So mga mix, tara samahan niyo ako. Doktor ko kayo. Alright mga mix, bali sa dito sa sinakyan kong barko. Yung fire station namin nandito sa A-deck, sa upper deck pala mga mix. Bola lang yan. So upper deck, pagkapasok mo ng barko, yan yung pinto, gali sa labas, yan. Pagkapasok mo, sa gilid niya, nandyan na yung fire station. May nakalagay namang pangalan, fire station. So yung pinto niya, fire door to be kept closed, yan. Yan yung may mga signage kang makita dyan sa pinto. Ibig sabihin, kung anong signage na makikita mo dyan sa loob, sa pinto, mga mix, sa entrance, yan yung nasa loob. Kaya mga mix, let's go! Ito yung fire station number 1 dito sa sinampan kong barko mga mix. So, una pa lang makikita mo pagbungad sa'yo. Andyan yung fireman's outfit. Ito yun, fireman's outfit mga mix. Yung helmet niya. Sa baba nandun yung kasama niya yung ano pang pambaba boots, yung gloves nandiyan na, tsaka nandito na rin yung right mga mix. So ito yung ECBA natin, yung self content breathing apparatus mga mix. So ito yung face piece niya, yung pinaka face mask niya mga mix. Susuot yan ng wearer yan, tapos ito yung mga itatighten niya para hindi makalabas yung hangin na galing sa tangke. Hindi totoo yan. So yan mga mix, meron din siyang tinatawag natin na eto, katulad yan. Then mo malalaman mga mix, pag binuksan mo to, pag i-release mo siya, iikot yan, iikot yan siya papunta kung saan hanggang saan magtuturo yung araw na yan. Ibig sabihin yun yung laman ng tangke mga mix. So dun malalaman kung ilang minuto siya ang gamitin ng wearer na magkukumbat siya ng fire. So yan yun mga mix, dalawa yan dito. Ito yung pangbukas niya, bukas ara sa hangin mga mix. Iikutin lang siya, iikutin lang to para magkaroon na ng hangin doon dito sa papunta sa mask mga mix, para makahinga na yung nagsusuot. Yan yun mga mix, yung ECBA, yung self-contained breathing apparatus. So ginagamit yan ang wearer para sa firefighting. So meron din din tayo ditong ito. Meron din tayo dito din nag-charge si third mate. Ito yung ginagamit niya para mag-charge doon sa breathing apparatus na tank kung wala nang laman. Ito yung ginagamit niya pag-charge. Dito lang din ito makikita sa anong fire station. Si para in case na kailangan mag-charge, madali lang magkapag-charge mga mix. Bagong bago yan mga mix. Fire extinguisher. So andyan yung fire extinguisher, tatlong apat na piraso yan mga mix. Mga ano siya, dry powder yan, portable dry powder fire extinguisher. Tapos andito din yung sling. What? Harness. Yan yung harness mga mix, dalawang piraso yan para sa wearer. Pagka kailangan gumamit ng harness, gagamitin nila to mga mix yung harness na yan. Tapos meron din dyan yung dalawang portable radio para sa dalawang firefighters, kasi sa barko mga mix dalawa talaga yung firefighter. Parinig kita sa mukha eh. Firefighter number 1 saka firefighter number 2.
So ito yung sinusuot nila, yung portable radio na yan, para kung in case na nandun na sila sa malayo, through communication sa radio, malalaman natin kung ano ng sitwasyon nila dun sa baba. So ayan. Oh my God! Wow! Ayan mga mix, ginagamit din yan sa mga firefighters. So, tapos natin dyan, dito, may box din dito sa baba. Ayan, may nakalagay dyan na firefighting outfit. So, dapat talaga, most likely yung mga ano, yung ito yung fireman's outfit na to. Ayan, yung jacket na yan, saka yung, ito yung pambaba. Doon yun sa loob, pero para pag in case of emergency, mabilis siyang gamitin. Dapat nakahang siya dyan ng ganyan para ready to wear na siya. Para mabilis na lang kunin kung mag-firefighting mga mix. So dito din naman sa ano namin, sa... fire station number 1. Nandito din yung mga barbula, yung tinatawag natin na isolation valve. So, shout out pala sa lahat ng mga bago kong subscribers. Maraming salamat sa inyo. At advance Merry Christmas na rin sa inyo. Mula sa biyahe ni Vince mga mix. Enjoy! Woohoo! Yan mga isolation valve. Yan mga isolation valve yan siya mga mix. So, ano ibig sabihin ng isolation valve? So, ibig sabihin, pag gusto mo ng malakas na pressure dito na papunta sa ito galing sa engine room. Kung gusto mo na yung pressure doon lang talaga sa engine room talaga yung tubig para malakas yung pressure, i-isolate mo yung dito sa papuntang accommodation tsaka yung papuntang after deck sa kubyerta. I-close mo lang to yung sa accommodation, close mo yung sa upper deck, yung sa papuntang sa kubyerta, para yung pressure talaga ng tubig diretso lang doon sa engine room. Ayan mga mix, para malakas yung pressure doon. Tapos kung gusto mo naman ganun din, kung gusto mo sa accommodation lang yung pressure na malakas, sasara mo rin yung dalawa. Ayan, dalawa mo, para isa lang yung open, diretso talaga sa accommodation para malakas yung pressure niya mga mix. So, ito naman yung tinatawag na international shore connection. Kaya nga, ikaw alam kung magalingan tsamba mo, malakas eh. So, ginagamit itong international shore connection para makahingi tayo ng tubig kung in kaso, nandun tayo sa puerto. Kasi, sa puerto kasi mga mix, iba-iba yung size ng hydrant nila doon. Kaya kailangan natin ng international shore connection para makakuha tayo ng tubig doon. Kasi nga, iba yung size ng coupling ng ating hose dito. Para makakuha tayo ng tubig doon sa kanila, papalit natin to doon sa ano nila, sa pipe nila doon sa baba, sa puerto. Yan yung gamit ng international shore connection mga mix, para makakuha tayo ng dagdag na tubig kung kaso ang insidente dito sa barko na nangyari, nasa puerto tayo. Yan mga mix. So ayan, marami dito mga pat, meron din nakalagay dito ang fire extinguisher. Yan mga mix, dry chemical fire extinguisher. Yan mga mix, na yan nakikita nyo yan, for in case of fire. Ayan, pindutin break glass. Babasagin mo lang yung glass dito, tapos pindutin mo yung nasa loob para ma-alarma ang lahat ng tao na nasa barko. Ayan mga mix. Makakapal ang mukha nyo. Local firefighting system. Yan naman ay kailangan naman ng mga, yung mga ano na yan dyan mga mix, yung lalabas dyan, yung mga CO2 na yun doon sa makina. Meron din tayo dito ang CO2 fire extinguishing system. So, andyan naman yung instruction kung paano siya i-operate para naman yan sa engine room mga mix. In case na may fire sa engine room, hindi na talaga kaya na i-apula ng firefighter, so magdi-declare na si kapitan ang gagamitan ng CO2
Kaya bago naman gamitin ito, kailangan lead count muna para malaman na wala nang talagang naiwang tao doon sa makina. Kasi pag ito ang nirelease, diri-diritso na yan mga migs, tapos talagang ano siya, talagang maano talaga siya, delikado siya pag may tao doon sa ilalim. Ito naman mga migs, ito yung hindi to ano ha, hindi to kwan, hindi to fire extinguisher. Ito yung tinatawag na EEBD. So EEBD, emergency escape breathing device. So ito naman mga migs, may mga paraan nito kung paano gamitin. So sa susunod kong video mga migs, i-ano ko sa inyo to kung paano gagamitin yung EEBD na yan. Kasi ang nakalagay dito, emergency escape breathing device. So kailangan din pala yan para maka-escape po ka in case of emergency mga migs. Alright mga migs, mabahaba na rin yung ano ko sa inyo. WhatsApp nyo na lang, abangan nyo na lang, stay tuned kayo sa biyahe ni Dins para sa susunod kong mga video. Isusunod natin yung EEBD, how to use EEBD, paano siya makatulong sa isang emergency. Yan mga migs, sasabihin, i-discuss natin lahat yan. So ilang oras siya pwedeng gamitin, saka kailan siya gagamitin. Yan mga migs, sa next kong video, abangan nyo na lang. Stay tuned mga migs! Behind the scenes. Woohoo!